tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa kilawin. Lalong-lalo na pag yung lugar ninyo may access sa dagat, fresh yung mga ingredients na nakukuha ninyo. But this time, since may farm din sila, we wanna merge that into a dish na magsiselebrate pareho ng ganong klaseng access sa mga ingredients or produce. So, we'll do tuna poke bowl. Basically, a poke bowl ay parang kilawin din siya, pero may dalawa siyang components. Isa yung ating raw fish. In this case, we're using tuna and salad. Kilawin salad. But this time, imbes na acid or maluluto siya with vinegar or kalamansi, ito ay mababalot sa dressing. So gagawa lang tayo ng mayo base na dressing. But of course, before we do that, since wala ngang acid, kumbaga na technically magluluto doon sa ating isda, what I'll do is just, I'll do a quick marinade of konting kalamansi and asin. Pero ito-cube ko muna siya. Tuna steak, but if you can find or access yung loin, mas maganda. Tatanggalin ko lang din yung part na to. And of course, pwede ko tong isama dun sa stock natin. And then, after nating makat yung ating tuna, sabi ko nga, pababaran lang natin siya ng konting asin tsaka konting kalamansi. What we wanna do here is, in a way, yun nga, kumbaga, just make it safer na i-consume by using acid and asin. And of course, infusing more flavor doon sa pinakakarne ng ating tuna. So habang minamarinate natin yung ating tuna sa konti kalamansi at asin, prepare na natin yung dressing. Dressing natin, napakasimple lang din. We're just gonna use mayonnaise. Some actually do use Japanese mayo. But this one is perfectly fine. Lagay tayo ng konting honey. And the savory part, will do soy sauce. And a touch of calamansi juice. Si konting-konti lang. And at this point, pwede na rin natin i-transfer agad yung ating tuna doon sa ating dressing. Lang natin yan. Para ganito pa lang kaagaw, umihigop na siya ng lasa ng ating dressing. And for our salad component, we'll start with our cucumber. So for this, i-dice lang din natin siya. I would actually remove yung core o yung pinakabuto kasi ang mangyari dito, pag hindi nyo siya tinanggal, magtutubig. So we just wanna make sure na hindi magbabago yung consistency ng dressing natin. And kung mapapansin nyo rin, hindi ko masyadong tinanggal lahat ng balat. Only because gusto ko lang na may mga makukuhang color contrast. And then of course, yung ating mango. Scoop lang natin siya ulit. Yung ating kamatis, da-dice lang din natin siya. Dunk lang natin. And of course, ihabol lang natin yung ating sesame oil. And since nagtagdag tayo ng mga ingredients like mangga, kamatis, and pepino na medyo mataas yung water content, adjust lang natin ng konti yung seasoning. Gagay tayo ng konting salt.
and konting fish sauce. Ganun na kasimple. Chill ko lang to ng mga ilang minuto, pwede na natin siyang iserve. Tikim muna. At least alam ko majority ng Pilipino mahilig siya kilawin. Ito, mas ma-appreciate nyo yung pagkahilig natin sa, well, not really raw, pero sa ganitong klase ng putahe. Napaka-fresh yung mga gulay, yung mga lettuce. Ang ganda ng pagkakamix niya, and syempre yung mangga. Yung nilamnam ng seafood natin, yung tuna natin. Yung freshness ng garden greens, tsaka yung cucumber. Hinihiwa ng tamis ng ating Zambales mango. Winner, panalo.